tanim-tanim tayo, tanim. Isang malamig na araw ngayon, pero ito, kahit linggo, hindi tayo nakatapos mo. At ito yung nililipat natin bagong tanim nito. 15 days mula ng ipinunla. Ito ngayon, nililipat na natin kanyang permanenting tirahan. So, yan, kung bago lang kayo sa channel na ito, don't forget to like, to subscribe, like, and share. So, ganito lang yan. Bilis, no? Kahit dandaan lang, kailangan yung baso ay hindi tagilid para maabot na yung tubig sa ilalim. So, 15 days mula nung ipinunla ay magkaroon na ng 3 to 5 leaves, 3 to 4. Karamihan nito ay 4 leaves. At pag magkaroon na ng 4 leaves, medyo matibay na yung kanyang puno. Kaya pwede na ilipat. So yeah, that is the green thumb rule. 15 days after sowing, pwede na ilipat. Dahil yan, ang dahon ng mga yan ay aabot na sa 3 hanggang 4. So, ulit tayo. Mula kahapon o kagabi nag red orange rainfall warning tayo. So, ngayon ay parang red na yata, no? Ipas muna natin para ang ano lang o pareho ang laki ng malalaki na ilagay natin sa parehong laki.
para hindi makabunan yung mga mali. Hindi pa kaya sa kanila. Lipat. So hindi pwedeng paghaluin yung mga bagong tanim sa ganito na kalaki dahil natatabunan yung mga maliliit. Kailangan po pa rin ang size. Yan. Nilipat na natin. So yan mga kaibigan, sa kabila ng maulang araw, nakapaglipat pa rin tayo ng mga 200 plus yan. 220 na bagong tanim. So yan. Tanim lang ng tanim. Huwag kalimutan. Kung may tinanim, may anihin. At syempre, pares yan, pag may tiyaga, may nilaga. Alright, for food security and food sustainability, let us be happy, let us be healthy.